Mic test. Kamusta, Thirdies? Hi sa inyong lahat. Bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang sabihin no, na today marks a new chapter in the Claro the Third Channel. Kung di nyo po napansin, napakatagal kong hindi nag-collab, hindi lumabas. Dahil na rin no, sa aking mga mental health issues, pero recently, napakaganda at napakagaang ng pakiramdam ko, kaya nag-try ulit ako ng mga bago. At ang unang bago na tatry natin ay ang pagbabalik no, ng mga interviews natin. Sana ay samahan ninyo ko hanggang sa mga susunod pa dahil napakarami namin inihanda para sa inyo. So bago ko ipakita yung interview natin kay Yasmin, maganda na kayo ng mga pagkain ninyo ha? Mahaba-haba to, pero isa lang ang masisiguro ko at isa lang ang wini-wish ko, na sana ay mag-enjoy kayo sa mga inihanda nating content. Ang punto ng interview natin ngayon ay para makilala. Makilala natin yung mga memes ba? O mga social media personality bilang tao at hindi bilang social media personality. Papasok tayo sa buhay nila para mas makilala natin sila. So sit back, relax, and enjoy our Queen Yasmin interview. Hindi pa pala. Wait, sorry po, sorry. Take two. Yasmin, ano ang best position? Sino ka mukha mo sa Blackpink? Nakita po kami ng birthday ko ng October 2, tapos nakita ko po na may kasama-sama po siya ng babae. Ayoko na! Kamusta, Thirdies? Para tayong bisita ngayong araw ang ang tawag sa'yo? Asia's na yung Asia's Songbook Queen Yasmin! Ayan! Mga Thirdies! Oo, ang tagal na namin hindi nagkita. Sabi ko nga sa kanya, teenager pa siya noon. Ngayon, ilang taon ka na? 22 na ko. 22 na! Marami nang, siguro marami nang nag-shota. Marami nang heartbreak. Apo, meron. Pero marami rin nagpasaya sa puso. Apo, yung Bawal magbanggit! Mamaya na natin mag-usapan yan! Anyways, eto kasi, sabi ko kasi, magko-collab ako ngayon at isa sa naisip ko talaga, si Queen Yasmin. Ang last na collab ko ay si Mimia pa! 2018 pa din! Buisit talaga to kasing pandemic na to. Ang daming mga nahinto. Ang goal natin ngayong araw ay para mas makilala natin si Queen Yasmin bilang isang hindi bilang influencer, hindi bilang Asia Songbook, kung hindi si Yasmin, bilang isang tao, bilang isang Yasmin Marie Assistido. Game ka ba na ipakita yung medyo personal mong buhay sa amin para mas makilala ka namin? Fight! Tinanong ko siya, game ka ba na maaanghang na question? Sabi niya, game lang daw. Akala ko ano, maanghang na sinilin. Hindi, maanghang asin yung personal, ganyan. Umpisahan natin. Meron tayong tatlong batch ng tanong. Ano kaya yun? Easy, medium, hard. Saka hard.
Sa hard, ayoko naman ako hindi komportable si Yasmin. So, kung meron kang mga tanong na hindi ka komportable, sagutin, sabihin mo lang sa akin. Apo. Babatukan kita pag di mo sila. Hindi, joke. Hindi. Ala, pag hindi ka komportable, sabihin mo lang. Ano pong twist na i-twist mo? Wala namang twist, pero maghanda ka sa mga tanong kasi medyo miski ako pag tinanong sa akin. Ano, itatagot ko. Kakat naman natin pag ayaw mo. Apo. O, kagaya na lamang nitong. Ito yung mga tanong ng mga thirdies. Pinote ko to sa aking Facebook. Sabi, Queen Yasmin, ano ang best position? Kapag kumakanta! Ito na isip mo! Ay, naku, Yasmin! Anong best position pag kumakanta? Ang best position habang kumakanta po, ano? Minsan po naka-squat po ako. Naka-squat? Oo, oh. Pag nag-vocalize mo. Paano mag-vocalize? Nangisaya ko sa galing ng boses ni Yas. Ay! May request ako sa'yo! Kasi nung huli kita natin, ginawan mo ako ng Claro the Third theme song. Pwede mo ba akong gawan ulit ngayon? Sige, on the spot. Sige, on the spot! Claro the Third theme song in 3, 2, 1. Claro the namin ha. Mamaya yung official karaoke edit. Next one! Sabi dito ni Jasmine Cañete, hindi ito tanong, pero sana ay you are doing great after your heartbreak. Sabi ni Jasmine Cañete. Love lots daw. Marami ka bang pinagdaanan? Kasi po nung sabihin ba? Ikaw, ano yung i-open mo? Ako makikinig lang naman kami. Ano po, naging kami po nung security guard po dun sa subdivision po namin. Kasi tinanong po niya sa akin kung may boyfriend na daw po. Huh? Tapos sabi ko po, wala pa din. Ang harap na walang yan! Ano nangyari sa'yo? Makikichismis na kami sa buhay mo, ha? Ano nangyari sa love story? Pwede bang pangalanan? Bulong mo sa akin? Ay, si ma... Kaya po kami nag-break po kasi nakita ko po nung dapat magkikita po kami nung birthday ko nung October 2. Tapos nakita ko po na may kasama-sama po siya ng babae. Ayoko na! Tigil na natin po! Ayoko na! Kinumpronta mo! Tapos po nagkaharutan po sila naglalaro. Paano yung hat? O kunyari tayo, ako yung ex-boyfriend mo tapos ikaw yung babae. Anong ginagawa? Ang ginagawa po yung nagaganunan po sila tapos hinahawakan po niya sa kamay po. Ganyan. Ano yung naramdaman mo nung mga palaw na yun? Siyempre po, nasaktan po daw sa umiyak po bang umiyak po. Alam mo yung mga, may nakita kong video mo eh. Yung mga cheater. Sabi ko parang damang-daman ni Yasmin. Ang masasabi ko lang, cheater is a choice. Huwag mong palitan yung taong minahal mo ng buong-buo. Yung nakilala mo. Diba? Magbago ka na buwi. Huwag ka nang mag-shit pa. Yun pala, maano pala. Kamusta na kayo ngayon? Ano po, friends na lang po. Pero hindi na po yung parang dati na katulad nung mag-uusap na parang kami pa. Pero ngayon, hindi na. Ayan, o, diba? Kung si Papa Jesus nagpapatawad, si Yasmin pa kaya? Yes! Next question. Pero ano na yun, kasi ex-reveal daw. Nasabi na, sabihin ko ba, ay, biblip ko yung pangalan. Pangalan ni Ex na to. May iba ka pa ba na gusto ikwento? Wag na daw! Nabanggit na! Ito, comedy question lang.
Queen, kung naging aso ka, anong lahi ka? Shih Tzu. Bakit Shih Tzu? Kasi cute. At saka ganyan yung buhok ng Shih Tzu, di ba mahaba? Nagla natin picture ng Shih Tzu. Sayo mo ha. Sabi nito, ito. Kuya Clara the Third, tanong mo nga kay Queen Yasmin, kaninong influencer niya ipapasa ang boses niya kung sakaling mawala na siya sa mundo? Knock on wood. Kung mawawala man po ako sa mundong ibabaw na to, siguro po kay Ate Morissette. Kasi po sobrang galing po niyang umawit, tapos abong sobrang birit niya po. Oh, akin ka na lang, yung pinakamataas. Akin ka na lang. Basag yung sarili namin! Eto! Hindi pa sumasakit doon tayo mo pag kumakanta ka? Hindi po. Kasi? Minsan mo pinapakinggan ko po minsan. Minsan naman po nag-i-improve naman po kayo. Oo! Actually, ang laki nang in-improve ng boses nito. Pakabait na bata nito sa totoo lang. Alam kong, kasi parang influencer yung tingin natin. Ganyan. Nagtatalent-talent. Pero pag nakita niyo yung totoong tao, bait na bata yan si Yasmin. Medyo may harot lang ng konti. Pero mabait. Ay, eto! Yes. Sabi ni Ashley Totanyes, if you're given a chance to sing sa Super Bowl, alam niyo Super Bowl? Yung malaking mangkok. And the joke. Super Bowl, yung kumakanta sila Beyonce, ganon. Ano ang kakantahin mo? At bakit? Dapat yung pang-performance na kanta to, ha? Sige po. One Day. Ano yung One Day by Billy Shire? Oh, go. Sometimes. Dapat may, si Marila ko, ipigilan lang kita. Dapat may, One Day! Ganon! Oh, go. Tatabi ako. Tatabi ako. One Day. 3, 2, 1, go. Sometimes I'm like a dog. Not in God, I'm reading. Then I'm going to take me soon. Cause I am here for reason. Sometimes in my heart, I'm that's great! 1, 2, 3! Cause we all lose when the fear the source of the innocence. Let me respect. Keep on. Dok! Dok! Awala pa ka naman! Ang galing yung game na ginayakin natin. Hindi ako nagbayad dyan. Pag-awasin tayo. Naano yung upuan namin sa sobrang energy. Ay, eto! Highest note na kaya mong abutin at pinakamababang note. Sample daw. So, proud of you, Queen, sabi ni Jero. Pinakamababa. Labot daw. Hindi, pinakamababang... yung ganyan. Anong kanta yan? Hindi tumatawa. Vocalize lang. Ay, yung pinakamataas na pinakamataas. Naniniwala ako na kaya mong mas mataas pa. Mas mataas pa. Pipilitin natin to hanggang sa lumabas yung dugo sa leeg. Go! Sa sobrang taas, gumalaw yung picture niya sa likod. Nakita niyo? Charot lang. Next one. Ano to yung pet peeve mo? Ano yung pet peeve mo? Charot. Ano yung kinaiinisan mo? Sa bahay. Ay, personal na kwento ulit. Sino daw, sabi ni Jimuel Cabriga, ang gusto mong makakolab? Pwedeng artista, pwedeng influencer. Si... At saka ano yung papagawa mo sa kanya? Anong gagawin nyo? Si Bugoy Drilon. Bugoy Drilon? Oo. Oh. One Day! hindi ko na pasasagot. Alam ko yun yung gagawin nila. Ang ipapagawa ko po sa kanya, challenge, kanta while
while acting habang kinakanta mo yun. Parang one day. Ganon. Comedy horror. Gandalin ko na. Kung siya pala, gusto mo makakolab, ay huwag na tayo magkolab. Ano ba naman to? Sabi ni Jamil Ismael, if ever na maging artista ka at hahanap ka ng leading man, ba't hindi si Kuya Claro? O, hindi nyo alam? Di ba nag-love team tayo noon? Ayoko. Sa titibo-tibo. Ito mga ito, di nanonood, kaya nagtatanong eh. Manood din kayo. Manood kayo ng ting. Kahit ako'y titibo-tibo. Kaso mo ay titibo-tibo pa rin sa'yo. Okay. Siyempre, Claro, Dr. Dung Pipilin. Ay, eto. Eto na, medyo personal. Eto na, papasok na tayo sa buhay ni Yasmin. Si Yasmin Marie, hindi si Yasmin Queen Yasmin. Sabi niya, kung hindi ka naging influencer, ano kaya ang ginagawa mo ngayon? Nagbi-business po. Nang t-shirts and bakit at po. Like, speaking of t-shirt, binigyan ako ni Queen Yasmin. Oh, panis kayo dyan, hindi lahat may ganyan. Sa akin na ba to? Opo. Yan na nga! Tapos pati-pati-pati po yung bakit at po. Oh, panis. Lagi kong gustong bumili ito kasi lagi pinopost ni Yasmin sa Facebook niya. Ano ba mabibili niyo po yan sa Shopee, Lazada? Paano ba pag suot nito, Queen? Pag ganyan. Ah, pababa. Pasensya na. Nangangain ang tanga. Oh! Di-picture kami mamaya. Ang ganda. Talaka siya sa akin. Pero ang ganda nito, ha? You're welcome. Saan to available? Sa Shopee and Lazada. Search na lang po, Queen Ting Shop. Ah, then lalagay na lang din namin yung link sa baba. Para makabili kayo kay Queen. Ito sa baba. Naniniwala ka ba na maganda ang boses mo? May mga ibang queens or influencers ka ba na kinaiinsan?